Bakit si Lord Jesus lamang ang nag-iisang tagapagligtas ng buong mundo? Mayroon ka pa bang ibang tagapagligtas na nalalaman maliban sa Panginoong Jesus? Alam mo ba na may mga taong ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay tagapagligtas din? Paano nangyari yon? Ganito yan, pag iniisip ng sinuman na maaari siyang makarating sa kinaroroonan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, pagiging mabuting tao o paggawa ng mabuti, siya ang tagapagligtas ng kanyang sarili. Yan ba ang itinuro sa mga gawa 4:12 sa Lesson 2 video natin? Sige, i-review natin. Mga gawa Kapitulo 4 Versikulo 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo, na ibinigay ng Diyos sa mga tao, upang tayo ay maligtas. Ayon dito, ilang pangalan ang ibinigay ng Diyos para matagpuan ang kaligtasan? Isang pangalan lang, diba? At walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi yung pangalan ko, pangalan mo, o pangalan ng sinumang tao. Hindi pangalan ni Buddha, ni Muhammad, ni Mama Mary, mga santo, o pangalan ng simbahan o church. Ano naman ang masasabi natin dito? Paano kung kinikilala din niya na tagapagligtas si Lord Jesus, pero at the same time kailangan pa din niyang magtiwala sa sarili niyang pagsisikap para sure na makapasok siya sa langit? Tama ba yan ayon sa Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8 hanggang 9? Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa, para walang may pagmalaki ang sinuman. Ayon dito, ang kaligtasan ay 1. Biyaya ng Diyos, ito ay regalo ng Diyos na hindi pwedeng bayaran. Malaking insulto pag ang isang regalong ibinibigay sa atin ay gusto nating bilhin. 2. Hindi galing sa atin dahil sa Panginoon lamang matatagpuan ang kaligtasan. 3. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti nating gawa. Hindi pwedeng bayaran ng mabubuting mga gawa ang kaligtasan natin. 4. Para walang maipagmalaki ang sinuman. Kung ang kaligtasan ay maaaring makamtan sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa, tiyak ipagmamalaki natin kung bakit tayo pupunta sa langit. Wala nang idadagdag ang sinuman sa inaalok na kaligtasan ng Panginoong Jesus, dahil iyon ay sapat at kumpleto na. Para maunawaan nating mabuti kung bakit si Lord Jesus lamang ang nag-iisang tagapagligtas ng buong mundo, kailangang malaman natin kung sino siya at ano ang kanyang ginawa, ginagawa at gagawin pa. Unang dahilan. Dahil siya lamang ang Diyos na nagkatawang tao na bumaba mula sa langit. Ito ang reason kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Ayon sa Juan Kapitulo 1 Versikulo 1, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At sa verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nabasa natin sa verse 1, na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Pagdating sa verse 14, nilinaw ni Apostol Juan na ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. At ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang kaisa-isang anak ng Ama na si Lord Jesus. Maliwanag ba na ang Panginoong Jesus ang salita o Diyos na nagkatawang tao na nanggaling sa Ama sa langit? Meron ka pa bang alam na ganyan maliban kay Lord Jesus? Ano pa ang dahilan bakit si Lord Jesus lamang ang nag-iisang tagapagligtas? Ikalawang dahilan. Dahil siya lamang ang namatay upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Yan ang dahilan kung bakit tayo may mahal na araw. Ito ang sinasabi sa mga Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Sa verse na ito ay maliwanag na sinasabi na ang kasalanan ng sanlibutan ay maaari lamang linisin sa pamamagitan ng dugo. At sa pamamagitan ng dugo o kamatayan ng Panginoong Jesus, ang anumang kasalanan natin ay maaaring patawarin ng Diyos. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking kasalanan, pwede tayong patawarin ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus.
Kaya napaka-importante na si Jesus ay kailangang mag-alay ng buhay para sa atin. At ito ay kanyang ginawa mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. May ibang mga tao dahil walang alam sa Biblia, iniisip nila na pwede nilang bayaran ang kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng ginagawa nilang mga panata, pag-aabuloy sa church, paggawa ng mabuti o pagpepenitensya. Kaibigan, isang malaking sampal ito sa Diyos. Bakit kamo? Dahil ang mga taong ganito ang ginagawa ay hindi naniniwala o nagtitiwala na ang kamatayan ni Lord Jesus ay sapat para bayaran at tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ito ang sinasabi sa Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 2. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Sapat ang ginawa ni Lord Jesus para bayaran at tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya wag na nating dagdagan pa ang ginawa ng Panginoon. Ito ang ikalawang dahilan kung bakit siya lamang ang tagapagligtas ng sinumang tao. Kaibigan, may kilala ka pa ba na ganito ang ginawa para sa sangkatauhan maliban sa Panginoong Jesus? Ikatatlong dahilan. Dahil siya lamang ang muling nabuhay mula sa kamatayan. Napakahalaga na kailangang muling mabuhay mula sa kamatayan si Lord Jesus para tuparin ang kanyang pangako na sa ikatatlong araw siya ay muling magbabangon sa kamatayan, at para patunayan na siya nga ang nagsusulong tagapagligtas ng mundo. Kung hindi siya muling nabuhay, walang kabuluhan lahat ang ginawa niya pati na din ang kamatayan niya sa Kalbaryo. Walang kabuluhan ang ating faith kung ito ay nakalagay sa isang patay. Dahil wala nang magagawa ang mga patay para sa atin. Subalit salamat sa Diyos dahil si Lord Jesus ay buhay at kailanman ay hindi na mamamatay. Tinalo niya ang kamatayan, at dahil dito, kahit tayo ay mamatay, muli niya tayong bubuhayin sa huling panahon. Ikaapat na dahilan. Dahil siya lamang ang muling umakyat sa langit upang maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Pagkatapos niyang mabuhay at manatiling kasama ang kanyang mga alagad sa loob ng 40 days, umakyat siya sa langit, at naupo sa kanang luklukan ng Diyos Ama para maging tagapamagitan natin siya doon. Ayon sa 1 Timothy 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ayon sa talatang ito, ilan ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao? Isa lang. Yung ibang religion, dinadagdagan pa nila. Bukod sa Panginoong Jesus, mayroon pa daw mediator na iba. Tama ba yun ayon sa binasa natin? Hindi po. Siya lamang ang qualified para maging tagapamagitan para sa Diyos at sa mga tao. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya ang John 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Panglimang dahilan. Dahil siya lamang ang muling magbabalik sa lupa upang hatulan ang mundo. Ito ang sinasabi sa Mateo 25:31-34. Darating ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian kasama ng mga banal na anghel. Kapag siya ay dumating, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Titipunin niya ang lahat ng mga bansa sa kanyang harapan. Ihihiwalay niya sila sa isa't isa katulad ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa mula sa mga kambing. Itatalaga niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing ay sa kanyang kaliwa. Katapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan." Napansin ba natin? Pagbalik muli ni Lord Jesus, hahatulan niya ang mga bansa sa pamamagitan ng paghihiwalay sa dalawang grupo ng mga tao. Una, yung isang grupo ay nasa kanan at mga tupa ang tawag niya. At silang lahat ay pinagpala dahil ang destination nila ay sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, yung lahat ng nagtiwala kay Lord Jesus bilang kanilang tagapagligtas ay tiyak na may buhay na walang hanggan. Sa Mateo 25:31, binanggit din ng Panginoong Jesus ang isa pang grupo ng mga tao. Sila ay nasa kaliwa, at ang tawag sa kanila ay mga kambing. Ayon sa verse 41, sasabihin din niya roon sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa.
Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ito yung nakakalungkot at nakakatakot na katotohanan, lahat ng mga taong hindi inaanyayahan ng Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas ay una, walang kaugnayan sa kanya, kaya ang sabi sa kanila, lumayo kayo sa akin. Kalawa, sila ay mga isinumpa sa harap ng Diyos. Maaaring sa tingin ng mundo, sila ay very successful, mayaman at sikat, yung iba naman ay hindi ganon. Simple lang ang buhay at maaaring mababait na tao. Yung iba ay talagang mahirap lang. Ngunit pare-pareho silang tumanggi sa biyayang alok na kaligtasan ng Panginoong Hesus. Kaya ang tawag sa kanila ay mga isinumpa. Ikatatlo, ang pupuntahan nila ay sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel o mga demonyo. Yan ang hatol na gagawin ni Lord Jesus sa lahat ng mga tao pag muli siyang bumalik dito sa lupa. Nakita ba natin na walang ibang hahatol sa sangkatauhan kundi ang Panginoong Hesus? Napansin din ba natin na dalawang grupo lang ng mga tao? Hindi tatlo, dahil hindi pwede sa gitna dahil dalawang lugar lang ang pupuntahan ng sinumang tao. Ang tanong, saan kakabilang sa dalawang uri ng grupo ng mga tao? Sa grupo ng mga tupa o sa grupo ng mga kambing? Ang panalangin ko para sa iyo kaibigan, sa pamilya mo at sa mga kakilala mo ay pumanig kayo, lumipat at lumapit kayo sa Panginoong Hesus hanggat may pagkakataon pa. I hope na ikaw mismo ay nakakatiyak na may buhay na walang hanggan. Kaya I encourage you, ipasa mo sa pamilya mo, kaibigan at kakilala mo ang first video. Sa ganitong paraan, sila din ay magkaroon ng chance na makilala ng personal ang ating Panginoong Hesus. Kaibigan, napakahalaga nila sa Diyos. Nais din niya na silang lahat ay mapagharian ni Lord Jesus at makasama sa kanyang kaharian. Tiyak na ikaw ay sasamahan at tutulungan niya para magawa mo ito.